Hola, ako si Dora. Mahilig akong maglakbay kasama ang aking mga kaibigan. Kaya ako ay inimbitahan ni Teacher Roche upang ibahagi sa inyo ang aking nalalaman tungkol sa lokasyon, direksyon, antas, daan at espasyo. Ang mga ito ay kailangan ninyo kapag kayo ay pumupunta sa ibang lugar. Handa na ba kayong samahan ako? Vamanos! Mayroon ba kayong lugar na nais puntahan? Saan ang lugar na ito? Maari mo bang ilarawan ang itsura ng lugar na ito? Alam mo ba ang daan kung paano makapunta rito? Maari mo bang ikwento kung paano makapunta sa lugar na ito? I-comment sa baba ang inyong mga paboritong lugar dito sa Pilipinas. Ito ay matutuhan mo ang iba-ibang pagkilos sa iba't ibang lokasyon, direksyon, antas, daan at espasyo. Inaasahan na ang pagtatapos ng aralin na ito ay mailarawan mo ang iba-ibang kilos at mga iba't ibang lokasyon, direksyon, antas, daan at espasyo. Napadadala sa mga gawain ng mga tao ngayon ang magpunta sa isang lugar. Minsan ay sa beach upang lumangoy. Minsan ay sa isang parke upang mamasyal. At minsan ay sa isang bundok upang mag-hiking. Ang saya-saya makapunta sa iba't ibang lugar. Gusto niyo bang malaman ang kwento ng aking mga kaibigan sina Bilog, Kennedy at Jaire habang umaakyat ng bundok? Nakaka-excite ito! Isang araw ay napagkasunduan ng magkakaibigang sina Bilog, Kennedy at Jaire ang umakyat ng bundok. Sa kanilang paglalakbay ay may iba't ibang klase ng daanan ang kanilang nararanasan. Sa kanilang pag-iingat na hindi maligaw ay kumuha sila ng isang tour guide na nakakaalam sa lugar. Siya ay si Banyeng. Kabisado niya ang pasikot-sikot sa pag-akyat ng bundok at pagbabasa ng mapa na ginagamit sa pag-akyat dito. Nagsimula magkaibigan ng pag-akyat bago pa man sumikat ang araw. Dala-dala ang kanilang mga gamit, dahan-dahan at buong ingat silang sumunod kay Banyeng na nakakaalam ng lugar. Sa umpisa pa lang ng kanilang pag-akyat ay marami na silang dinadaanan na paahon sa mga kalsada. Meron ding mga palikuliko at pukurbang mga kalsada. Karamihan sa mga ito ay mabato at maputik na paliligiran ng mga daan na matataas na tubo ng mga damo, halaman at puno. May nakikita silang puno ng mangga sa kanang bahagi ng kanilang nilalakaran. May nakita silang mga puno ng buko sa kanilang kaliwa. Meron ding mga tanim na kamatis sa kanilang harapan at mga malalaking bato sa kawing likuran. Habang patuloy ang apat sa pag-akyat sa bundok ay nakaramdam ng pagod si Jaire. Dahil dito ay minarapat ni Banyeng na magpahinga muna ang grupo bago tumuloy sa pag-akyat. Sa kanilang pag-upo ay namangha ang tatlo sa kanilang nasilayan. Marami na palang hayop dito sa parte na ito na kabundukan. Medyo malayo na rin kasi ang narating natin, kaya mas maraming bago sa inyong paningin ang inyong nakikita. Ayun, tingnan nyo! May isang usa na nagtatago sa ilalim ng puno. Meron namang parot sa ibabaw ng parehong puno. Sa kanilang pagpapatuloy sa pag-akyat matapos magpahinga ay palapit na ng palapit sa tuktok ang magkakaibigan. Liko sa kaliwa, liko sa kanan, akyat at kaunting pagbaba lamang ay makakarating na sila. Unti-unti na nilang mararamdaman sa kanilang ibabaw ang pagsikat ng araw. Sa kagustuhan nilang masilayan ito mula sa itaas ay nagmamadali silang pag-akyat ang apat.
Halos makalimutan nila ang kanilang mga pangalan sa nasilayan nilang kagandahan ng pagsikat ng araw mula sa kanilang pwesto. Hindi rin nagpatalo ang ganda ng nakapalibot sa kanilang kapaligiran. Hirap man at nakakapagod ang kanilang naging lagay sa pagpunta sa taas ng bundok ay napawi ito ng napakaganda na kanilang nakita. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Saan nagpunta ang magkakaibigan? Tama, sila ay umakyat ng bundok. Ano ang kanilang mga naranasan habang papunta rito? Opo, marami. Ano-ano ang kanilang mga nakikita sa kanilang paglalakad? Napakadami din. Saan nakapwesto ang kanilang mga nakikita? Tama, nakapwesto ito sa iba't ibang lokasyon. Ang itaas o ibabaw, may nakikita silang parot sa ibabaw ng puno. Sa kanan naman, mayroon silang nakikitang punong mangga. Sa likod o likuran, ay may nakikita silang malalaking bato. Sa ilalim naman ng puno, mayroon nakikitang usa. At sa kaliwa, ay mayroon din silang nakikitang puno ng buko. Ang tawag natin dito ay lokasyon. Ano nga ba ang lokasyon? Ang lokasyon ay isang partikular na lugar o posisyon ng isang tao, bagay o hayop. Madalas na ginagamit ito sa paghahanap ng isang lugar tulad ng simbahan, parke, palaruan at iba pa. Ang lokasyon ay maaaring ilarawan sa pamamagitan ng mga nasa sumusunod na slide. Ilalim. Ginagamit ito upang mailarawan ang lokasyon ng isang tao, bagay o lugar na nasa ibabang bahagi ng isa pang bagay o lugar. Halimbawa ay ang bola na nasa ilalim ng mesa. Itaas naman o ibabaw ang ginagamit ito upang mailarawan ng isang tao, bagay o lugar na nakapatong nasa itaas ng bahagi o nakaibabaw sa isa pang bagay o lugar. Halimbawa ay ang lampshade na nakapatong sa itaas ng mesa. Masasabi na ang lampshade ay nasa ibabaw o itaas ng mesa. Ang kanan naman ay ginagamit upang mailarawan ang lokasyon ng isang tao, bagay, hayop o lugar na nasa kanang bahagi ng isa pang bagay, hayop o lugar. Halimbawa nito ay ang upuan. Ito ay nasa kanang bahagi ng mesa. Kaya masasabi natin na ang upuan ay nasa kanan ng mesa. Ang kaliwa naman ay naglalarawan sa isang tao, bagay, hayop o lugar na nasa kaliwang bahagi o parte ng isa pang tao, bagay, hayop o lugar. Makikita natin na ang lampshade ay nasa kaliwang bahagi ng mesa. Mula rito ay masasabi natin na ang lampshade ay nasa kaliwa ng mesa. Ang likod o likuran ay ginagamit ito sa paglalarawan ng isang tao, bagay, hayop o lugar na nakapwesto gawing likod o likuran ng isa pang tao, hayop, bagay o lugar. Halimbawa, sa imahe ay ang bintana na makikita na nasa likod o likuran ng mesa. Dadako naman tayo sa direksyon. Meron itong apat na uri. Una, pasulong. Pangalawa, patras. Pangatlo, pakanan at pang-apat, pakaliwa. Ang lokasyon, pwesto o isang lugar ay hindi lang na ilalarawan kundi napupuntahan din. Sa pagpunta ng isang lugar ay ginagamitan natin ang tinatawag na direksyon. Ang direksyon ay ang punto ng paggalaw papunta sa isang eksaktong lugar. Maaari itong ilarawan sa pamamagitan ng pasulong, paatras, pakanan o pakaliwa. Narito ang halimbawa ng pasulong. Ito ay ginagamit upang mailarawan ang pagkilos ng isang tao, bagay o hayop papunta sa kanyang harapan. Halimbawa ay ang pagtakbo ng kabataan papunta sa kung saan sila nakaharap. Ang paatras naman ay ginagamit upang mailarawan ang isang kilos ng isang tao, hayop, bagay na papunta sa kanyang likuran sa pamamagitan ng paghakbang patalikod o paatras. Halimbawa, isang paggawa ng back pedal sa pagtakbo o ang pag-atras ng isang kotse. Ang pakanan ay naglalarawan na ginagamit sa pagkilos ng isang tao, hayop o bagay papunta sa kanilang kanan. Halimbawa ay ang paglalakad pakanan o pagmamartsa ng mga pulis sa kanilang kanan.
Ganon din ang pakaliwa. Ito ay naglalarawan ng isang kilos ng tao, hayop, bagay papunta sa kanilang kaliwa. Halimbawa ay ang pagsasayaw ng Zumba ng matanda papunta sa kanilang kaliwa. Sa pagpunta ng isang lugar maliban sa lokasyon at direksyon ay may tinatawag na daanan. Ang daanan ay isa ding punto ng pagkilos o paggalaw papunta sa isang lugar. Maaari itong pasulong o paatras, pero sa ibang paraan. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng diretso, pakurba o palikoliko o zigzag. Narito ang mga halimbawa ng daanan. Merong diretso, pakurba at palikoliko o zigzag. Ang diretso ay pagkilos papunta sa isang lugar sa tuwid at diretsyong daanan. Walang paliko o pakurbang daan. Ang pakurba naman ay ang pagkilos papunta sa isang lugar na may mga pakurba o puro kurbadong daan. Ang palikoliko o zigzag ay ang pagkilos papunta sa isang lugar na may mga palikoliko o biglang mga liko na daanan. Dadako naman tayo sa espasyo o planes. Ang espasyo o planes ay halos katulad din ng daanan. Maaari itong maikategorya sa pamamagitan ng pahalang o patag, diagonal o patayo na espasyo o plane. Ang pahalang o patag na espasyo o plane ay may pantay na nibel ng daanan. Ang diagonal na espasyo o plane naman ay may unti-unting pagtaas ng daanan. Maaaring nakahilig ito o patikwas na uri ng daanan. Isa pang halimbawa ay ang patayo na espasyo o plane. Ito ay ang patindig o tuwid na pataas na daanan. Ang iba-ibang hati o level ng espasyo ay tinatawag na antas. Ito ay nahahati sa tatlong uri. Ang mahabang antas o nibel, medium o katamtamang antas o nibel, at mataas na antas o nibel. Mga halimbawa, ang mataas na antas na level ay ang may pagkilos na naisasagawa na nakatayo o nakaunat ang ating katawan sa normal nitong itsurang patayo. Ito ay ang mga kilos na isinasagawa kapantay ng espasyo sa itaas na parte ng ating katawan. Halimbawa ng kilos ay ang pagtayo. Ang medium o katamtamang antas o nibel ay mga pagkilos na isinasagawa sa espasyo na kanibel ng nasa gitnang parte ng ating katawan. Halimbawa ng mga pagkilos na ito ay ang pagluhod o pagupo. Samantala ang mababang antas o nibel ang huli. Ito ang pagkilos na isinasagawa sa bandang ibaba ng espasyo o ibabang nibel ng ating katawan. Halimbawa nito ay ang kilos na isinasagawa habang nakahiga sa sahig o sa isang patag na espasyo tulad ng paghiga. Ngayon tayo nang magsanay. Tukuyin ang mga inilalarawan sa bawat bilang. Number 1. Ito ay tumutukoy sa iba-ibang hati ng nibel sa isang espasyo. Antas, tama. Number 2, ito ay punto ng kilos o paggalaw papunta sa isang eksaktong lugar at nailalarawan kung diretso, pakurba o palikoliko. Ito ay tinatawag na daanan. Number 3, ito ay punto ng kilos o paggalaw papunta sa isang eksaktong lugar na maaaring ilarawan sa pamamagitan ng pasulong, paatras, pakaliwa o pakanan. Tama, ito ay direksyon. At number 4, ito ay ang isang partikular na lugar o posisyon ng isang tao, hayop o bagay. Ito ay lokasyon. At number 5, ito ay ang halos katulad din ng daanan at nilalarawan sa pamamagitan ng mga salitang pahalang, diagonal o patayo. Ito ay espasyo. Para sa pangalawang pagsasanay, iguhit ang mga inilalarawan ng pangungusap sa bawat bilang. Una, sapato sa ilalim ng mesa. Number 2, tao sa ibabaw ng silya. Number 3, unan sa kaliwa ng balde. At number 4, pintuan sa likuran ng aso.
Para sa pangatlong pagsasanay, kayo ang sasagot. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang titik T kung ang pangungusap ay nagsasaadang tama o wastong pahayag. Isulat naman ang titik M kung ang pahayag ay mali o hindi tama. Tingnan natin kung may natutunan kayo sa ating leksyon ngayon. Isulat ninyo ang sagot sa isang malinis na papel. Number 1. Ang daanan na paunti-unting pataas o nakahilig ay isang halimbawa ng diagonal na espasyo. Number 2. Ang medium o katamtamang antas ng mga kilos na isinasagawa ay espasyong nasa parteng ibaba ng ating katawan tulad ng paghiga. Number 3. Ang pakurba na daan ay isang tuwid na paggalaw o walang liko na daan. Number 4. Kung ang tinutukoy ay sa kanan ng isang tao, hayop, bagay, o lugar ay makikita natin ito sa kaliwang parte ng isa pang tao, hayop, bagay, o lugar. Number 5, paatras ang ginagamit sa paglalarawan ng kilos na papunta sa kanyang likuran sa pamamagitan ng paghakbang o pag-andar patalikod. Ngayon naman ay pang-apat na pagsasanay. Humanap ng iba't ibang bahagi ng bahay na nagpapakita ng halimbawa ng isang espasyo o plane. Iguhit ito at sagutan ang mga tanong sa susunod na slides. Narito ang mga tanong. Una, ano ang iyong iginuhit? At pangalawa, anong klase o uri ng espasyo o plane? Bakit? Para sa panlimang pagsasanay, gumawa ng mapa mula sa bahay papunta sa inyong eskwelahan. Sumulat ng maikling talata na nagsasaad kung paano pumunta sa iyong eskwelahan mula sa inyong bahay. Gamitin ang mga salitang natutuhan sa paglalarawan ng isang lokasyon, antas, daanan, espasyo o planes at direksyon. At ngayon, para sa huling pagsasanay. Ang pagkilos ay mailalarawan sa pamamagitan ng. Meron tayo ditong limang larawan. Mamimili lamang kayo ng tamang sagot sa loob ng kahon.